Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway na sa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para sa mga subscribers natin, yung mga followers at mga sugid nating supporters na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gusto may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang kahulugan ng amethyst, lahat ng kailangan mong malaman, mga katangian sa pagpapagaling at pang-araw-araw na paggamit ng kristal o ng batong ito. Ano ang amethyst? Ang amethyst ay isang lilang uri ng quartz. Ito ay bahagi ng hexagonal crystal system. Ang amethyst ay isang semi-precious na bato na may vitreous o malasalamin na ningning. Madalas itong dumating sa mga kulay ng violet o di kaya purple. Ang kahulugan ng amethyst ay espiritual na pagpapagaling, katahimikan at karunungan. Ito ay itinuring na everyone's favorite stone. Minahal ito mula noong 25,000 before Christ. This connects the concrete with the divine. This also takes its color from the tears of Dionysius. Para sa mga gustong malaman kung paano gamitin ang amethyst sa pagpapagaling, ang makapangyarihan at magandang batong ito ay siguradong wawakasan ang lahat ng kanilang mga paa at iiwan ang lahat ng nagsusuot sa kanya ng napakarilag sa parehong oras. Sinasabing ang tulay na naguugnay sa konkreto at banal, ang kahulugan ng amethyst ay matagal nang magkasing kahulugan sa espiritualidad at sikat sa kaugnayan nito sa ikatlong mata ng koronang chakra. Ang pagsubaybay sa lahi ng makinang na batong ito, ang mga sinaunang sibilisasyon ay nagdiriwang, nagsiselebrate ng amethyst crystal mula noong 25,000 years before Christ, mula sa mga Griego hanggang sa mga Romano at maging mga Egyptian. Ang lahat ay naaakit sa malalim na kapangyarihang nakakapagpagaling na nagmumula sa amethyst na stone. Mula sa ice-blasted corners ng Siberia hanggang sa maalinsangan na rainforest ng Brazil, ang amethyst ay matatagpuan sa buong mundo. Ang amethyst ay nangangahulugang hindi lasing at nagmula sa sinaunang salitang Griego, amisthus. Ang mga Griego nakilala ang saligan na katas ng bato. Naisip na maaari nilang gamitin ang kristal upang protektahan sila laban sa pagkalasing at pagsusuot ng amethyst ay pipigil sa kanila na mahulog sa kalasingan. Laging puno ng magic ng methos. May mga kwento tungkol sa amethyst na nakukuha ng kulay nito mula sa blood red wine tears ng Dionysius. Sinasabi ng kwento na si amethyst ay talagang isang batang birhen na matatagpuan ang kanyang sarili sa pagtanggap sa gilid ng galit ng mga Diyos kapag siya ay lasing. Ang batang babae ay sumigaw sa diyosa na si Diana para humingi ng tulong at ang diyosa ay ginawa siyang isang kumikinang na maputlang bato. Nang mapagtanto ni Dionysius ang kanyang kahalagahan, umiyak siya sa kanyang baso ng alak at sa kanyang damdamin ay binaligtad ang kanyang kopeta. Binabad ng puting bato ang alak hanggang sa kuminang ito ng banayad na kulay lila. Sa tabi ng mga Diyos at Diyosa, umaalingaungaw ang kahulugan ng amethyst. Ang pag-uugali ng paglalasing ay madalas na nauugnay sa isang maputik na pag-iisip, mataas na emosyon at malamya na mga desisyon. Bilang panlaban dito, ang amethyst ay sumasakatwid na ugnay o nauugnay sa malinaw na kalinawan o pag-iisip, malalim na pagmumuni-muni at isang pakiramdam na may kontrol sa buhay. Para sa mga nakakatuklas o sa mga nakatuklas, ay hinihila din patungo sa malambot na mga lila at kulay na lavender na kumikinang na anting-anting na ito. Alamin natin ng mas malalim at buksan ang lahat ng mga lihim ng amethyst stone upang ang lahat ay umani ng mga benepisyo ng pagdadala ng magagandang gemstone sa kanilang buhay. Ngayon pag-usapan natin ang mga benepisyo ng amethyst na stone.
Ang amethyst crystal ay kumikinang sa buong spectrum. Purplish na bato. Ito ay maaaring maputlang kulay rosas o kasing lalim ng violet na parang panaginip. Ang mineral na quartz ay bihirang isang pare-pareho. Ang isang bato ay maaaring magkaroon ng isang buong host ng iba't ibang mga kulay at para sa kadahilanan ito, ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamagagandang kristal na quartz sa buong mundo. Malayo sa isang stagnant na bato, ang amethyst ay maaaring magbago sa pagtaas at pagbaba ng liwanag o kapag inilalagay sa iba't ibang temperatura. Nag-i-evolve ito kasi kasama ng katawan at dahil dito, malapit itong ikonekta sa ating malay or conscience na karanasan sa buhay. Mula sa simple hanggang sa kahanga-hanga, mayroong walang katapusang mga benepisyo ang amethyst stone na sumasakop sa isipan, sa katawan at sa kaluluwa. Narito ang ilang dahilan para panatilihing malapit ka sa isang amethyst na bato. Simulan natin sa physical healing properties. This encourages, una, encourages sleep and rest, clears our mind and boosts the immune system. Sa physical na antas, ang amethyst ay nauugnay din sa malusog na pagbabagong buhay ng mga cells. Naghihikayat sa nakakapawing pagod na pagtulog at pahinga at pagtataguyod ng hormonal balance. Habang tinutulungan ng amethyst na balansehin ang metabolismo at positibong nagsisilbi sa endocrine system, nakikita ng katawan ang panloob na pagkakaisa nito at hindi masyadong nababaliw sa produksyon ng cortisol na lubhang nakakabawa sa stress at tensyon ng tao. Kasama ng lahat ng ito, tinitiyak din ng purplish na kulay ng amethyst na ang katawan, isip at kaluluwa ay mananatiling malinis at detoxified. Para sa mga nahihirapang may mahamog na ulo or migraine, makakatulong din si amethyst na alisin ang mga ulap na iyon or sakit dulot ng migraine. Para sa nahihirapan magbawas ng kanilang pagiging, you know, lasinggiro, palainom, hinihikayat na ang amethyst ay isuot at pananatilihing matino ang iyong isip. Ito ay isang bato na magsisilbing isang paalala na kailangan ng maliwanag na mga kaisipan at isang antas ng ulo para sa paggawa ng mga tamang pagpipilian or choices sa buhay at sa pamamagitan ng pagputik ng isip, maaari itong maging nakakalito upang makita ang landas na pinakamahalaga sa atin. Isang magandang purple boost sa immune system, ang amethyst gemstone ay kilala rin sa nakakagulat na kaaya-ayang tumulong sa katawan o tumutulong sa katawan na lumaban at makaiwas sa mga karamdaman at sakit na pumipinsala sa kalusugan at kapakanan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagpapahiram ng isang nagpapadalisay na kalikasan sa dugo at epektibong pagbabawas ng mga antas ng stress at pagkabalisa, ang immune system ay tumatagal ng tulong na nangangahulugan lahat ng bagay mula sa respiratory system hanggang sa balat ay makakahanap ng mas mataas na antas ng kapangyarihan upang magpagaling. Sa wakas, para sa mga dumaranas ng physical na hamon ng pagkahulog sa isang masarap na madilim at mahimbing na pagtulog, ang pagkakaroon ng amethyst na malapit sa iyo sa oras na nahihirapan kang matulog ay magtitiyak na ikaw ay dadapuan ng pagkapuyat buong gabi. Isang bato na kilala sa pagtulong sa pagkikibaka ng insomnia. Nakakamangha ang amethyst sa kanyang dala na maraming pahinga at recharge ng enerhiya. Dumako naman tayo sa emotional healing properties. This calms and clarity sweeps away negativity and helps in decision making. Sa isang base level, kilala ang amethyst sa pagdadala ng pakiramdam na kalmado at kalinawan sa ating magulong mundo. Para sa mga nahihirapan sa sining ng paggawa at mga desisyon, makakatulong din ang amethyst na gamitin ang panloob na kapangyarihan,
kailangan para gumawa ng mga pagpipili ang angkop para sa mga individual, yung nahihirapan gumawa ng mga desisyon. Ang buhay ay naglalabas ng lahat ng uri ng mga hamon at kung minsan ay maaari itong mag-iwan sa mga tao ng isang estado ng freeze. Hindi sigurado kung aling paraan upang maging maganda ang desisyon. Malumanay na ipinaalala ng Amethyst sa nagsusuot na ang lahat ay hindi nawawala at mayroon silang panloob na paningin, internal balancing, kaalaman at karunungan na kailangan nilang pumili ng landas na nararapat. Para sa may mga posibilidad na maging medyo mainitin ng ulo sa mga argumento, makakatulong din ang Amethyst na ibalik sa nagsusuot nito ang isang kalmado at nakokonect ang estado sa pag-iisip. Ito ay isang mahusay na bato para sa pagtulong sa dynamics ng pamilya at relasyon dahil sinusuportahan nito ang isang level-headed at nagmumula sa isang lugar ng pag-ibig. Dumako na tayo sa metaphysical properties. This connects to the crown chakra. This invites to the third eye to open and this protects the mind from the dark magic. Para sa mga naghahanap upang tumalon ng mas mataas sa kanilang espiritual na pagkagising, ang Amethyst ay isa sa mga pinakamahalagang bato sa healing pack o pagpapagaling. Ito ay malakas na nauugnay sa koronang chakra at kahit na sinasabi na tulay ang agwat sa pagitan ng physical at espiritual na mga kaharian, ang third eye chakra ay kilala sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang intuitive na tool na nasa pack kasama ng Amethyst. Ang bawat tao ay may kaloob na intuisyon, instinct. Ito ay tungkol sa kung paano nila ito ginagamit. Habang pinapaningas ng Amethyst ang ikatlong mata upang magising, binibigyan nito ang ika-anim na pandama upang mamulaklak. Sa silangang filosofiya, sinasabing ang ikatlong mata ay ang espiritual na sentro ng isang tao. Responsable din ito kung paano nakikita ng mga tao ang katotohanan at kung gaano sila bukas sa pagbubukas ng pinto at paglalabas ng espiritual na kaliwanagan. Kulay na nauugnay sa ikatlong matang chakra ay indigo na nauugnay din sa kulay ng Amethyst. Kapag ang chakra ng ikatlong mata ay naharang, ang mga tao ay maaaring makipagpunyagi sa mga damdamin tulad ng depresyon at pagkabalisa at maaaring madama ang bigat ng kanilang katawan at isipan kasama na dyan ang kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagmulat ng ikatlong mata, magigising ang isang intuisyon. Hayaang dumaloy ang kanilang panloob na karunungan at anyayahan ang kanyang pagbalik sa kanilang imahinasyon and creativity. Ang koronang chakra ay ang sagradong sentro ng enerhiya at masalimuot din na konektado sa batong Amethyst. Ito ay kung saan nakaupo ang cosmic consciousness at kung saan natatanggap ng mga tao ang mga kinakailangang mensahe mula sa universe at ang koneksyon ng tao sa universe. Dumako naman tayo sa zodiac birthstone. The birthstone for Aquarius, ang Amethyst, at works also for the Pisces. Ang purple amethyst ay gumagawa ng koneksyon nito sa zodiac sign para sa Pisces, nauugnay sa buwan ng Pebrero, isang kalendaryong lumiliko na puno ng pag-ibig at ang malamig na hangin na pagtatapos ng taglamig. Ang violet mellow energy ay isang panaginip na tugma para sa likas na katangian ng Pisces. Yaong may mga espiritong malikhain, malalim na empatiya at pagkahilig sa espiritual na pamamalagi. Ang nakakapagpagaling na kapangyarihan ng Amethyst ay gumagamit ng lahat ng iyon at marami pang iba. Gayunpaman, kung minsan ang pinakamalaking lakas ng sarili ay ang pinakamalaki rin nating kahinaan. Sa mataas na antas ng empatiya, kung minsan ang Pisces ay maaaring kumagat ng higit sa dapat nilang nangumuya at maaaring maging malungkot at masunog sa proseso. Ang pagkakaroon ng mahalagang batong ito sa kanilang tabi ay tiyak na habang ang pakikiramay ay mabuti, hindi nila na ipapasa ang kanilang sarili sa problema mismo at naisasali sila or nai-involve sila sa problema.
Ang Pisces ay pinanganak sa ilalim ng planetang Uranus, isang planeta na kilala sa pagiging progresibo at forward thinking, ang diyosa ng kalangitan, at si Uranus ay tungkol sa pagyakap, sa kislap ng intuwasyon, pagsasabi ng oo sa paliwanag at pagsulong sa individual na kalayaan. Ang pagkakaroon ng amethyst sa panig para dito ay nagsisilbing protection at hinihikayat ang espiritu at nagsisilbing paalala na habang ang pagbabago ay dapat palaging yakapin, dapat itong gawin ng may malinaw na nakikitang mga mata at maliwanag na pagpapasya. Ang amethyst ay ang birthstone para sa mga Aquarian, ang mga cool water bearer ng mundo. Ang isa pang visionary star sign, ang mga ipinanganak sa ilalim ng sign na Aquarius ay kilala sa malalim na pagtingin, mataas na antas ng talino, at sa hindi takot na gamitin ang kanilang intuwasyon at gamitin ang kanilang agresibong pamamaraan. Bagamat sila ay may reputasyon sa pagiging medyo masyadong analytical at marahil ay medyo malamig, ang amethyst ay mahusay na kasama pagdating sa pagbabalanse ng mga tagadala ng tubig or Pisces sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kalmado nitong kasanayan sa komunikasyon at pag-imbita sa mga Aquarian na panatilihin ang pinakamahusay sa kanilang kalikasan. Paano nga ba gamitin ang batong ito? Una, wear for serenity and flow. Pangalawa, use for meditation. Pangatlo, creates calm space in the home. Ang tranquilizer ng kalikasan ay agad na pinakakalma ang anumang espasyong kinalalagyan nito. Para sa mga gustong malaman kung paano gamitin ang amethyst para maabot ang kanilang buong potensyal, titiyakin ng mga tip na ito na makukuha ng lahat ang pinakamahusay mula sa magandang batong ito. Bilang isang alahas, jewelry, ang pagsusuot ng amethyst crystal ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matiyak na ang crown chakra at ang third eye chakra ay palaging umaagos o dumadaloy. Sikat ang amethyst na alahas. Madaling pumili ng pirasong walang putol na pasok sa anumang uri ng pamumuhay. Ang amethyst bracelet, bangles, worry stones, at pendants ay isang magandang investment dahil maaari silang maisuot araw-araw. Ang pagdiin ng amethyst sa balat or pag-touch ng amethyst sa balat ay maaari ring maging pinakamabisang paraan para yakapin ang napakagaling ng enerhiya, ang nagpapagaling ng enerhiya ng batong ito. Ang amethyst ay isa sa mga pinakamahusay na kristal na magagamit bilang isang tulong sa pagmumuni-muni. Ang bato ay umuugong na may lakas na nakahihikayat sa pag-iisip at katahimikan. Gamit ang amethyst sa panahon ng pagninilay-nilay, ang ikatlong mata at koronang chakra ay tiyak na magbubukas at magbibigay daan para sa mga kapangyarihan ng universe na tumagos diretso sa tao para magbigay patnubay. Para sa mga hindi nakasuot ng amethyst na amulet, hawakan ng isang piraso o kumpol ng amethyst sa kaliwang bahagi ng kamay habang nag-iisip at nagmumuni-muni. Ang iba pang bato na mahusay i-partner sa amethyst ay ang tourmaline para sa pagpapalakas ng proteksyon ng enerhiya. Pwede rin ang rose quartz. Maari ding maging isang mahusay na kasama ng amethyst dahil ito ay talagang nakadadagdag sa mga pagmamahalan na energy, love energy at love vibes. Ang amethyst at aquamarine ay nagdadala din ng katotohanan, katahimikan at pagbabalanse ng daloy at gumagawa ng magandang partnership para sa mga gustong tunay na mag-step up sa kanilang creative side. Para sa mga naghahanap ng maliwanag na pagsabog ng enerhiya sa lahat ng oras, ang citrine at ang amethyst ay lumilikha na walang hanggang tag-init ng puso at pag-ibig. Dumako naman tayo sa home and office na paggamit ng amethyst. Para sa mga gustong magdala ng healing stone na ito sa kanilang trabaho, pwede kayong gumawa ng isang maliit na altar, o kung mayroon kayong maliit na altar sa inyong opisina o sa trabaho, ilagay ito sa gitna ng altar para ito ang magbigay balanse sa mga pangyayari, sa mga stress at mga taong may galit sa iyo. Babalansehin nito.
upang ang konsentrasyon ay maging mas mahusay, mabawasan ang pagpapaliban at makahanap ng inspirasyon. Maaring gamitin ang amethyst sa tahanan upang tumulong sa pagbuo ng malayang daloy ng feng shui. Ang pagiging malakas na nauugnay sa enerhiya ng yin, ito ay isang magandang tool sa pagbabalanse. Kung ito ay ilalagay sa opisina, ito ay makakatulong na umayon sa panloob na pagkamalikhain. Pwede rin itong ilagay sa silid tulugan kasi ito ay mag-aalaga ng malalim, madamdamin na pagtulog at sa mga lugar ng pamilya kung saan medyo mainit ang konfrontasyon, maaari kayong maglagay para instead of negative energy ang nandun ay papalitan niya ng positibong enerhiya. Ngayon, paano maglinis ng bato or alahas or jewelry ng stone na ito? Cleanse with sand or smudge tulad ng nauna nating vlog at charge this stone under the moonlight. Bahagi ng pag-aalam at pag-aaral kung paano gamitin ang amethyst ay nangangahulugan ng pag-aalam at pag-aaral din kung paano pangalagaan ang kristal na ito upang patuloy ito magdala ng magandang kalusugan, mystery at kumpletong kagalingan. Mula sa paglilinis hanggang sa pang-araw-araw na mga tip sa pangangalaga nito, ito ang maliit na paraan para panatilihing kumikinang ang koronang bato ng may lakas at liwanag. Habang ang mga kristal ay nangongolekta ng mga enerhiya, mahalagang panatilihing malinis at hindi ito masira. Upang maging maganda ang absorption or pag-sponge ng good energy patungo sa bato, kinakailangan na panatilihing malinis at maayos ang mga stones natin. Kasi kapag nasira, nagasgas, at hindi ito natin inaalagaan, magiging walang silbi ito at hindi na ito mag-absorb ng energy at kung ano yung purpose nito. Ang pag-clear sa kristal na ito pagkatapos ng isang sesyon ng pagpapagaling o pagkatapos na mahawakan ng ibang tao ay mahalaga para panatilihin itong malusog at sariwa. Ang isang ina-advise ko ay gamitin ang singing bowl. Okay? Ilagay ay pasok ang stones sa loob ng singing bowl, depende kung gaano kalaki yan, at make sure na ang vibration ng singing bowl ay maipasa sa stone na ito para ito ay maging, kung sa teknolohiya, kung sa cellphone natin, ma-refresh, ma-reboot, or ma-restart muli at gumana ng naaayon. Kaya kailangan panatilihing malinis hanggat maaari ang ating mga stone, hindi lamang ang amethyst. Ang paglalagay din ito sa labas, sa gabi, paminsan-minsan, lalong-lalo na kung full moon, ay magbibigay sa amethyst stone ng enerhiya na kailangan nito. Para sa gustong pasiglahin ang kanilang espiritualidad, ibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang mundo at muling balansehin ang kanilang mga chakra, ang amethyst ang perpektong bato na dapat panatilihing malapit o nakasuot sa iyo bilang isang tool na malawakang ginagamit sa daan patungo sa pagpapagaling at mas mataas na kapatagan ng kamalayan or awareness. Binibigyan din ng amethyst ang pinakamapayapang katauhan. Tutulungan ang isang tao na makahanap ng espasyo sa universe at mag-imbita sa nagsusuot nito na maging mataas sa estado ng buhay. Bagamat pinangalan ng purple amethyst, maaari silang mapayaman sa iba't ibang kulay sa ilalim ng amethyst na stone. Ang ilan ng mga amethyst ay magiging kasing madilim ng ube gaya ng brushed summer sky. Ang iba ay magiging isang maputlang indigo or washed indigo. At para sa mga naghahanap ng mas banayad na bato, ang lavender amethyst ay pakiramdam na sariwa at tahimik gaya ng nababagsak na mabangong mga bulaklak ng province. Ang amethyst ay tungkol sa paghahanap ng isang tahimik na lugar sa loob ng ating katawan upang makatayo ng may lakas sa masilimuot na mundong ito. Ano ang iyong saloobin tungkol sa amethyst or nasubukan mo na bang gumamit ng amethyst? Meron ka bang personal experience sa batong amethyst? Comment naman para ma-share natin sa ibang mga tao. Ibahagi ninyo ang sa comment section para ma-share natin sa ibang masugid nating taga-subaybay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na
pagsubaybay, pagtangkilik at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Bisitahin niyo rin at mag-subscribe kayo sa bago kong YouTube channel, Franz Byron PH. At isahin niyo na rin, bisitahin at mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page para sa mga maraming updates. Ingat always!